i-settle nyo kami para ano yan? Wala nga dyan, sir! Huwag kayo mag-explode dyan! May mga tao dyan! Pwede ba, sir? Bahala! Simbahan yan, sir! Simbahan yan! Pakisabihan nyo yung commander nyo, lahat yung dyan yung mga tao nyo, may mga puso kayo, may mga pamilya kayo! Mga tao yan dyan! Grabe naman kayo! Gawin nyo ang tama, sir! Gawin nyo ang tama! You are just there to implement warrant of arrest! You are just there to implement warrant of arrest! Hindi search warrant, pero inalaw kayo! Sobrang, even... Go back to the basic! Do not explode! Ano kayo mga terorista? Pwede ba? Necessity, proportionality, hindi kami mga terorista. Please lang din, huwag kayong mag-explode. Tao pa ba kayo, sir? Grabe, missionaries yan, sir. Please, please. Grabe naman kayo, sir. Huwag niyong i-threat sa amin ang buhay ng mga tao. Again, sir, pending yan. Ganun kayo ka-desperate yung tore na yan. Huwag yan, huwag niyo. Sa negosyasyon, patayin niyo yung mga inosenteng tao. Yung, i-explode, walang mamamatay. Anong klase negosyo? Ano yan? Kid ransom? Kidnapping for ransom ginagawa niyo? Naka-record to, di ba? Naka-record to. Naka-record to lahat, di ba? Please negotiate. Kung sino ang makakausap mo sa taas mo, please negotiate. Yun lang. Please lang. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ng information, di ba? Binigay ko. They will use exclusives kung hindi kayo mag-negotiate. Kaya kung pinasabi sa'yo, klarong-klaro. Kaya nga, sir. Alam nyo how to implement warrant of arrest. May mga pending na motion to quash information and motion to quash warrant of arrest. Kaya ako ang nandito kasi naghihintay ako sa resolution ng Pasig City Judge. Yun nga, bakit yung minamadali? May mga pending resolution. May court order nga na temporary protection order. Sir, tao kayo! Gamitin nyo! Gamitin! Huwag lang kayo basta mag-ano lang sa mga mag-antos ng mga leaders ninyo. Gamitin yung utak nyo! Hindi ako naniniwala sa leaders ko. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung information. Kasi gusto mo ng information, di ba? Kasi sinasabi ko sa'yo, negotiate. Kung ako pa sa inyo, sir, umalis na kayo dyan kung plano nyo pa mag-explode. Again, simbahan yan. Mananagot, kung hindi pa kayo managot dito sa batas ng lupa, mananagot kayo sa batas ng Diyos. Sinabi mo kanina, sir, ipa-explode nyo at risk pa yung mga buhay dyan. Huwag nyo kaming i-threat sa mga buhay. Like sinabi namin, nakahalad ang aming mga kinabuhi. Huwag nyo kaming i-threaten. We will never bow down sa injustices. Ayusin nyo kami. Agad may mga pending na mga court na mga... Kaya legal ang ginagawa namin. May mga petition kami. May mga motion for reconsideration kami. Hindi kami makipag-negotiate sa inyo. Kaya kami sa korte, kami nakahingi ng tulong! Pwede ba? Grabe! Eh mga kababayan, narinig yung nagsasalita, ipapaliwanag ko lang po. Yung naririnig niyo po, yun po ang isa sa misyonaryong abogado. Nakabilang sa timpo laban sa ginagawang illegal ng kapulisan. Ngayon po, may tumawag po sa kanya na pinapautos mula sa commander, kung ewan man yun, mula sa Philippine National Police. Ang sinabi po sa ating abogada, ilabas niyo si Pastor sa loob ng 2 oras. Kung hindi niyo ilalabas,
masasabugin namin ang katedral nyo, ang lugar kung saan ang bawat isa sa inyo ay sumasamba. Ang lugar na sagrado ay aming pasasabugin sa loob ng 2 oras. Hindi nyo daw po ilalabas si Pastor, pasasabugin nila at wala na silang pakialam kung may mamatay man o hindi. Ngayon,